Isang magandang magandang buhay po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. At sa ngalan po ng aking mga kasamahan na mga Pauline priest and brothers, gayon din po ang aming mga temporary professed members at mga seminarista dito po sa Pilipinas at sa Macau, at gayon din po sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, ang atin pong mission partner, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa, makimisa ngayon pong ikapito ng Hulyo 2019. Ito po ang unang linggo ng buwan ng Hulyo, ikapitong buwan sa atin pong kalendaryo ng 2019. Ba? 7-7 pala ngayon, ano? At ito po ang 14th day o 14th Sunday of Ordinary Time. O, biro mo yan? 7-7-14. Huwag niyong tatayaan. So anyway, ngayon po ay binabati siyempre natin ang atin pong mga kasambuhay, no? Ang atin pong mga homebound, yung pong mga nagpapagaling, yung pong ating mga kaibigan na cancer patients, no? Gayon din po yung mga elderly and yung inyo pong mga caregivers. And we'd like also to pray for the persons on duty, mga police, military men, mga health workers at mga resident doctors, lalo-lalo na sa mga ER, no? And of course, our fellow Filipinos na nasa overseas, mga seafarers, OFWs, no? Kabilang na po diyan ang grupo po ni Brother Alex Pederis diyan po sa Canada. Ha? Ang Santos family, Reyes family, Guzman family at Adorna family at ang Merck family diyan po sa Canada. Likewise, we'd like to pray for the Masigan family, Choa family, Arrojado family, oh, ang Villaruz family, gayon din po ang Jacob family at ang San Miguel family, ang Ochoa Kauyan family, ang family po ni Alma Gonzalez at ang ating mga long time na mga love offerers sina Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban at Leilani Palladio Himotea. We would like also to pray para po sa ating pong mga co-pilgrims sa spell group ng March 2019, gayon din po sa yellow group ng October 2018, no? Grupo po ni na Gigi at Jerry Lara, Geraldine Lee, Mary Joyce Brillo, si Doctora Cora Cabral, no? Si Father Joy, si Father Randy, Charlie at Joe Alves, no? And we'd like us to pray for the intentions of Attorney Jane San Benaventura, si Nino Molina, si Willie at Arlina Onglao, si Albert Albert, si Anton Santos at Juliet Oreila, si Benji Datok at ang kanyang misis, si Chrissy at ang kanyang mister, no? Si Highland, si Rose Lisie, si Rose Bell at William D. At ang Tantwico group ni Nadana, Kathleen at Tal, ang mag-asawang Iris at Val Rivero at si Grace Pulido Tan at Nonoy Tan. And we'd like also to greet Pearl and Rafi Rodriguez, si Dr. Bautista. Ayan, no? Si Dr. Bautista, masayahin po yan. Kasama po yan sa Recto Group ng March 2019. And of course, kaya po nang sinabi ko, itong July na ito, ito po yung special month ni Tito Manny, 80 years old. Ha? At si Tita Lulu, Recto, we would like to pray for your health and all your heart intentions. Yan. And meron po tayong mga
dumating na mga mass intention sa atin pong Facebook at Messenger account, si Infinity Love, ganda naman ng kanyang alias, no? Si Infinity Love, gusto niya pong ipanalangin natin ang speedy recovery ni Stewart Lee at ang healing at good health ni Edward Ngo at ni Anna Yuin. Ayan. So, si Tobit Flansia naman, gusto niya pong ipanalangin natin ang special intentions ni Maria Rebecca, ang healing ng relationship ng kanya pong best friend at yung kanyang mga financial breakthroughs, no? Para po kay Jesus Madrid at kanyang mga colleagues na mag-persevere sa seminary, ang special intentions po ni Richard Navarro, Josh, Nathan Domagas, no? Joseph Lucero, Michael Kent Galido, AJ Alejandro Kirk, Michael Gutierrez, Adona Escolano, si Father Ronaldo Manabat, no? Si Monsignor Jesus Bandoho. Oh, ba, kilala ko ito. Si Bettina Marili, si Jillian Andy, Kathleen Ann Gutierrez, Dominic Galiza, Pamela Pamatigan, Cornejo Family, ang Youth and Singles Care Group, si Jonah Ramos, Evangeline Hamor, Kezia Marie Lansangan, Judith Cedric Paking, Joshua Carlo Baklig, yan, si Isel Velasco, Christine Ruedas, Maria Teresa, Pamela Daviden Family, Maria Rosario, Maria Regina, Ramon Roberto, and Rafael Flancia. Gayun din po para po sa stable income daw ni Ramon at ni Corazon at ni Amor D. At healing naman ni Jeric, Beatriz, Michael, Corazon at Via Serranilla. Si Mark Anthony, nais niya pong ipanalangin din natin ng napakaraming intentions ng kanya pong mga kaibigan, kamag-anak, lalo-lalo na po ang mga kaluluwa ni Arturo, Roberto, Dominador, Bartolome, Lolita, Perla, Sabino, Elena, Filomena, Crispolo, Fernando, Eliseo, Roscos, Constancia, Pedro, Rolando. Yan. So alam niyo, tayo po talagang nananalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. That is the most we can do for them, and we are very sure they're also praying for us. Ito rin ating kaibigan na si Edna Salmingo, very active po yan sa Saint Holy Family Marriage Encounter Group. Meron din po dito mga ipinadala na mga pangalan para po sa health, protection, at financial blessings. And we'd like to pray for all these names submitted by our friend, Sister Edna Salmingo, no? Prayers for RP and Jackie Velasco and Melody Garcia, sabi niya si Nops and Pong Barroso, si Meredith Bakiran, no? So, marami po ito. Special intentions para po sa Holy Family Marriage Encounter Community at si special intentions din sa Miascor. Ito po yung service company, alam ko, ng atin pong isang power corporation, no? Eternal rest para po kay Lina Flor, Chito Hongko, Tatay Eduardo, Nanay Nena, para po sa eternal repose ni Father Nestor Caber. Isa po sa mga pari na very active sa Marriage Encounter Apostolate. Si Father Ambo Insenias, gayon din po, no? Yan ang nakasama ko po sa Marriage Encounter Apostolate. At healing din para po sa iba't ibang mga kaibigan at kakilala ni Sister Edna Salmingo. Yan. So ngayon po, tayo'y dadako sa ating pong mga liturgical readings bilang ating paghahanda para po sa misa natin ngayong unang linggo ng Hulyo.
At alam niyo po kung atin pong iisa-isahin ang mga pagbasa for this 14th Sunday in Ordinary Time, siguro ang pwedeng maging common strand, ayan, ang pwedeng maging common strand ng atin pong mga readings has got to do with the joy, ang katuwaan ng pagiging misyonero. Ayan, ho? Ang katuwaan, the joy of being a missionary. At dito po, sa first reading, sa book of the prophet Isaiah, sabi ng Isaiah, "Rejoice, be glad, for the Lord says, I will spread prosperity." So, kung misyonero ka, ang progress ng iyong gawain, that is one beautiful joy and consolation. Totoo po yan. Kung nakikita mong lumalago ang misyon, lumalago ang apostolado, tulad po na itong ating Sambuhay TV Mass, no? Lumalago, then it brings joy. That is one of the great consolations po namin na nasa likod po ng Sambuhay TV Mass. And sana you help us sustain, no, itong trabahong ito. But that is one thing, no? Just to see the apostolate growing is enough joy. Oh, I will spread prosperity, says the Lord. Yan po ang first reading. Doon naman sa second reading po natin, sabi doon ni Apostle Paul, letter to the Galatians, sabi niya, "In the cross of Jesus, there is new creation, peace and mercy." At totoo rin po yan. Kung nakikita mo kung paano tinatouch ni Lord yung mga ina-apostolate mo, oh, at nagkakaroon sila ng bagong buhay pamilya, bagong buhay mag-asawa. Tulad po dyan sa marriage encounter apostolate na 50 years old na po, ah, dito sa Pilipinas. Eh, makikita mo, it's very encouraging. Pag nakita mo yung transformation ng mga couples at mga families na bahagi ng iyong mission, ano? That is joy. Immeasurable joy para po sa isang misyonero. And then of course, in the gospel, maririnig po natin ang pagpapadala at pagbabalik ng 72 disciples na pinili ng Panginoon. 72 disciples, no? So maliban po sa 12 apostol, sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, meron po pong piniling 72 disciples ang Panginoong Jesus. At you see, they came home to the Lord with a lot of excitement. Sabi nila, "Lord, the harvest is great, but we see devils. Devils are subject to us." Oh, talagang ibang klaseng power. At totoo po yan, no? The joy of the missionary is when you see how the gospel is really a gospel of power, a gospel of mercy, a gospel of transformation, a gospel of deliverance. Pero ito sabi ni Lord, "But rejoice above all because your names are written in heaven." Kung ikaw po ay misyonero, faithful in the midst of a lot of threats, a lot of challenges in mission, the great consolation, sabi ni Lord, not in this life, but in the next. Ganda, no? So ipanalangin po natin na sana ang mga misyonero po natin palaging high in the spirit. At tamang-tama naman po, alam nyo, kasi ang mangunguna po sa banal na misa sa araw pong ito, unang linggo ng Hulyo, ay ang aming pong pari, dati ko pong assistant sa creative department na St. Paul's, at soon to be, magiging misyonero sa Brazil, si Father Dindo Purto. Narito na po ang banal na misa. Thank you.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. God, who in the abasement of your Son have raised up a fallen world, fill your faithful with holy joy, for on those you have rescued from slavery to sin, you bestow eternal gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, rejoice with Jerusalem and be glad because of her. All you who love her, exult. Exult with her, all you who were mourning over her. Oh, that you may suck fully of the milk of her comfort, that you may nurse with delight at her abundant breast. For thus says the Lord, lo, I will spread prosperity over Jerusalem like a river, and the wealth of the nations like an overflowing torrent. As nurslings, ye shall be carried in her arms and fondled in her lap.
As a mother comforts her child, so will I comfort you. In Jerusalem, you shall find your comfort. When you see this, your heart shall rejoice, and your bodies flourish like the grass. The Lord's power shall be known to his servants. The word of the Lord. Thanks be to God. Let all the earth cry out to God with joy. Let all the earth cry out to God with joy. Shout joyfully to God, all the earth. Sing praise to the glory of his name. Proclaim his glorious praise. Say to God, how tremendous are your deeds. Let all the earth cry out to God with joy. Let all on earth worship and sing praise to you. Sing praise to your name. Come and see the works of God, his tremendous deeds among the children of Adam. Let all the earth cry out to God with joy. He has changed the sea into dry land. Through the river they passed on foot. Therefore, let us rejoice in him. He rules by his might forever. Let all the earth cry out to God with joy. Hear now, all you who fear God, will I declare what he has done for me. Blessed be God who refused me not, my prayer, or his kindness. Let all the earth cry out to God with joy. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. For neither does circumcision mean anything, nor does uncircumcision, but only a new creation. Peace and mercy be to all who follow this rule and to the Israel of God. From now on, let no one make troubles for me, for I bear the marks of Jesus on my body. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. At that time, the Lord appointed 72 others, whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals. Greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' If a peaceful person lives there, your peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborers deserve his payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you. Cure the sick in it and say to them,
The kingdom of God is at hand for you. Whatever town you enter, and they do not receive you, go out into the streets and say, the dust of your town that clings to our feet, even that we shake off against you. Yet you know this, the kingdom of God is at hand. I tell you, it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town. The 72 returned rejoicing and said, Lord, even the demons are subject to us because of your name. Jesus said, I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power to tread upon serpents and scorpions and upon the full force of the enemy, and nothing will harm you. Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So sa una po sa lahat, mapagpalang araw po sa mga tumatangkilik at lagi pong sumasabaybay sa ating Sambuhay TV Mass. Tayo po ngayon ay nasa 14th na ng linggo ng karaniwang panahon at yung ating mga pagbasa po ay nakasentro sa mission sending, no? O yung pagmimisyon. No? Alam niyo po, tayong lahat na bininyagan ay may mission. Hindi lang po, yung mission po ay hindi lang po para sa mga paring katulad ko o para sa mga religious or consecrated lay, but lahat po tayo na bininyagan sa ngalan ng Ama, no? Ng Anak at ng Espiritu Santo. So lahat po tayong bininyagan, tayo po ay isinusugo ni Jesus, no? Kaya po ngayon magbabahagi po ako sa inyo ng tatlong katangian na ibinigay mismo ni Jesus tungkol sa mission na makikita rin po natin sa ating mga pagbasa ngayon, no? Una po, sabi dito, the mission is not about location, but it is about person. Not location, but it is about person. Kasi po kapag nagmi-mission tayo, tapos pinipili natin yung lugar na pupuntahan, hindi po mission tawag doon. Anong po ang tawag doon? Bakasyon. Tamang-tama, bakasyon. Di ba kapag nagbabakasyon tayo, ano yung kinikonsider natin? Lugar. Lugar yung aking pupuntahan. Kaya po, kapag pinipili natin yung lugar lang na pupuntahan, no? Hindi po mission tawag doon, no? Bakasyon. Kasi po, kaya po kung titingnan din natin yung buhay ni Jesus, hindi ni Jesus pinipili yung lugar na pupuntahan niya. At in fact, no, kapag titingnan natin yung buhay ni Jesus sa Ebanghelyo, sa lahat ng Ebanghelyo, si Jesus po ay nasa mga maling lugar. Hindi na mimili si Jesus ng lugar. Kundi kung alam niya na may kailangan doon, doon siya pupunta, no? Kaya pag titingnan natin si Jesus, bakit nga ba nandun siya sa mga makasalanan, no? Sa mga itinatakwil na ng lipunan, no? Sa mga branded sinners, bakit siya nandoon? Kasi mayroon kailangan ng kaligtasan. Kaya po si Jesus nandoon sa maling lugar kasi gusto niya itama yung mga taong ibalik, no? Yung mga taong wala sa pwesto para po sila bumalik ulit sa kaharian ng Diyos. Kaya po yung pagmimisyon natin, kung iuugnay natin kay Jesus, tayo din, kaya rin ba natin na pumunta sa mga maling lugar para po ibigay yung liwanag ni Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng pagmimisyon. Kaya tingnan nyo po, kahit sa Ebanghelyo po, sinasabi dito, I will be sending you like lambs among the wolves. At hindi po yan basta ano lang, ha? It's a very, ano, no? Nakakatakot, no? Na sinasabi ni Jesus. Pero sinasabi ni Jesus na kapag you are faithful to your vocation and to your mission, I will always be there. No? So yung pangalawa po, ang mission po ay tungkol sa Diyos, hindi po sa atin. No? Yung content ng ating mission ay hindi po tungkol sa sarili natin, kundi tungkol sa Panginoon. No? Kaya po sa Ebanghelyo, malinaw na sinabi ni Jesus, iwanan nyo na lahat, wala kayong dadalhin. Lahat iwanan nyo yan. No? So wala kayong pangahawakan kundi yung Panginoon lang, no? Alam niyo po, ay nakilala nga po akong isang missionary priest, no? Italian priest.
So, ang mission niya, nag-mission siya doon sa tundo, no? Sa tundo doon po sa mga mahihirap doon sa tundo. At sabi ko sa kanya, "How did you manage, Father, to be there? Eh, hindi ka naman masyadong magaling mag-English pa." Sabi niya, "Alam mo, Father, I need just to wear chinelas, no? At saka kailangan simple lang para hindi sila magulat." At alam mo, kahit hindi po ako nagsasalita, iniimbitahan po nila ako, siguro dahil foreigner din siya, no? Siguro iniimbitahan din siya sa bahay at doon lang siya, no? Hinahayaan niya lang yung mga tao, no, na lumapit sa kanya. At yun na yung time, no? Yun na yung time na nag-evangelize siya. Sinasabi niya, "Ito, tinuturuan ko na silang magdasal, no? Kung noon hindi sila nagdadasal sa kapagkainan, yun tinuturuan ko na sila." Ano? Hindi marunong magsalita ng English, hindi marunong magsalita ng Tagalog, pero diba, may epekto pa rin, no? Yung buhay niya, yung presensya niya nandoon. Kasi sinasabi niya, hindi naman tutungkol sa kanya. Tungkol ito sa Panginoon. At kung sinasabi na kapag naniniwala tayo na ang bagay na ginagawa natin ay tungkol sa Panginoon, ang Panginoon mismo ang gagawa ng paraan, no? Para iparamdam sa iba yung kanyang presensya. No? Kaya the second point, no? Ang mission is not about ourselves, no? But it is about the Lord. No? Ang pangatlo po, kapag nagmi-mission tayo, nagiging kamukha natin ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo na naging kamukha niyo yung Panginoon? Sa huling parte po ng ating ebanghelyo, tuwang-tuwa yung mga disipulo na nung bumalik sila kayo. So sala, napatalsik po namin yung mga masasamang elemento sa pangalan mo, Jesus. Kaya sabi po, kaya po, sa atin po mga isinugo ng Panginoon, lagi po nating tatandaan, isinugo tayo ng Panginoon para kumatawan kay Jesus. No? Sa salitang kumatawan, nandoon yung salitang katawan. Kaya kapag nagmi-mission ka, nagmi-mission tayo, nagiging katawan tayo ni Jesus sa iba. Huwag nating kalimutan yun. Kasi kapag nakakalimutan natin na yung mission natin is about the Lord at tayo ay kamukha ng Panginoon at dinadala natin yung katawan ni Jesus, maaaring maabuso natin yung pagmimission na sinasabi natin. Ano? Alam niyo po, one time, nag-celebrate ako ng mass dito sa isang chapel sa Makati. Ano? So dahil medyo maaga-aga, sabi ko, parang hindi ako makakadaan kasi nag-uumpisa na yung misa ng alas 6. So alas 7 yung misa ko, napaaga lang. So sabi ko, wala akong dadaanan papuntang entrance ng sacristy. So sabi ko, dadaan na lang ako siguro sa ano? Dadaan na lang ako sa back door. So dumaan ako ng back door, no? Pagpasok ko ng sacristy, mayroon doon isang alagad, no? Mother butler. May mother butler doon sa sacristy. Tama naman po, yung mga mother butler nandoon sa sacristy. At alam niyo po, stricta yung mother butler. Yung makakapasok lang doon ay siya at yung pare. Bawal pumasok ang kahit na sino. Kaya alam niyo naman po, pag wala po akong ganito, wala po akong stola at parang ano lang ako, parang hindi po talaga ako pare. Ano? So, nandun na ako, pumasok ako, sumigaw siya. Sabi niya, "Anong ginagawa mo dito?" Lumalaki yung kanyang ano, parang nagulat ako, hindi ako makapagsagot kasi nga first time ko, no? First time kong masabihan ng ganun kasi pare naman ako, lugar naman namin yun, ano? So first time kong hindi, nagulat ako sa tanong niya. And dahil hindi na ako makasagot, sabi niya, "Magsaserve ka?" Ninala ko yung bag ko, sabi ko, "Opo, magsaserve po ako." "Anong oras?" So habang ano, tumatagal, parang gusto niya na akong patalsikin ba? So sabi ko, "Ay sige po, iiwan ko na lang po itong bago. Alas 7 po ako magsiserve." Sabi, "Oh, actually po yung Father Dindo doon na nakalagay." "O ano doon?" Sabi niya sa akin. "Ako po kasi yon." Sabi ko sa kanya, "Ay Father, pasensya na. Huwag mo akong hawakan. Babalik na lang ako mamaya kasi parang masama po ang pakiramdam ninyo." Ano? So umalis nga ako, no? 6:45, pumunta na ako ng sacristy, no? So tama na, doon ako sa entrance. Pagpasok kong ganun, nandun siya. Sabi niya, "Father, anong ginagawa mo dito?" So lahat ng tinanong niya sa akin, binalik ko sa kanya, no? Tapos, "Father, pasensya ka na. Magsiserve ka ba?" "Anong oras ka magsiserve?" Sabi niya, "Father, sorry na." Sabi ko, "Kayo po ay matagal na po dito nagsiserve?" "Matagal na, Father." "Oh,
tayong mga alagad ng Panginoon, sana po makikita sa atin ng mga taong nakakasalamuhan natin yung Panginoon. At yung mga tao din po, makikita mo rin yung Panginoon sa kanila. Tayo minsan yung mga alagad sa simbahan, ano, may mission yung mga yan eh. Pero minsan hindi si Kristo ang nakikita sa mukha nila, no? Kaya ayaw lumapit ng mga tao. Minsan nasa scandalize yung iba, no? Na servants ka, di ba? Bakit ganyan ka? Marami pa kayong mga formation na inaatinan, tapos ganyan? Wala yung mukha ni Jesus. Kaya importante po na sa pagmimission natin, no? Lagi nating iisipin, tayo ay mga katawan ni Jesus. Dapat makikita din ng ibang nakakasalamuhan natin yung mukha ng Panginoon. At the end po, we are all missionaries. Kahit saan man po tayo pumunta, hindi naman kailangan sa loob lang ng simbahan yung mission. Ano? Kahit po nasa labas, we can still be in mission. Kaya nga sabi ni Pope Francis, go out of the church. Go out of the church. Go to the peripheries and get dirty. Sa ating ebanghelyo po, kabilin-bilinan ni Jesus, no, maganda yung sa ending, no, nung sinabi na ni Jesus. Ano nga sinabi ni Jesus dito? Sabi niya, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. If we fulfilled our mission here on earth, we can always be assured that Jesus will always reward us with heaven. Kaya kung gusto nating pumunta sa langit, titingnan din naman ni Jesus, may kasama ba tayo? Kasi kung may kasama tayo, ibig sabihin, we fulfilled our mission because we bring someone, no? The Lord, the ones entrusted to us by the Lord, no? Na makapasok. Kaya hindi tayo pwedeng pumasok na mag-isa. Titingnan ni Jesus kung sino yung mga kasama natin. And when we are dirty, the Lord will always be happy. Oh, you become dirty. And so, here, you indeed fulfilled your mission and you bring to me souls. So I hope, and today as we celebrate, no, the 14th Sunday in Ordinary Time, the Lord is sending us all to mission. And we hope that we can also, at the end of our mission, we can receive the reward that in stored for us by the Lord Jesus, that our names will be written in heaven. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again. From the dead he ascended into heaven. And is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Harvest.
Jesus continues to send laborers into our own time. Let us pray to the Father that generous people may take the challenge of announcing the gospel. With confidence we pray, Lord, listen to your church. Lord, listen to your church. May the church, people of God, be filled with joy and peaceful hearts as they continue the work of evangelization, we pray. Lord, listen to your church. May all politicians realize that they too are missionaries called to bear witness to the gospel in the vast and complex world of politics, economics, industry, education, science, the arts, and the media of social communication, we pray. Lord, listen to your church. May all missionaries and religious continue to show mercy and compassion to those who are in need and the suffering, and may they not be discouraged when faced with cold reception or even hostility in their mission, we pray. Lord, listen to your church. May all families bring the radical message of the gospel, even if doing so makes them downright unpopular, for the cross may be a scandal or folly to some people, we pray. Lord, listen to your church. May those who are discouraged and wounded by life not grow bitter, but instead draw strength from our presence and from the mercy of God, we pray. Lord, listen to your church. Father, you sent Jesus to be one with us and to show us your endless love for humanity. May we continue his mission and be worthy to be called his disciples. We ask this through Christ our Lord. Amen. Brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation dedicated to your name purify us, O Lord, and day by day bring our conduct closer to the life of heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself.
that a people formed as one by the unity of the Trinity made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit might, to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the Church. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your spirits upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, O Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your Church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, 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 amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Father,
From every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace in unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us to eternal life. Those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart. Detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I am about to leave my family
and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and Mary be our mother too. Amen. Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that having been replenished by such great gifts, we may gain the prize of salvation and never cease to praise you. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May God bless you with every heavenly blessing, make you always holy and pure in His sight, pour out in abundance upon you the riches of His glory, and teach you with the words of truth. May instruct you in the gospel of salvation, and ever endow you with fraternal charity. Through Christ our Lord. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Go glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord and sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His words. Give thanks to the Lord, all your days. Sing hallelujah, sing your song. Rejoice and be glad, let us dance with joy. For Christ is our Lord, our Savior and King. Give thanks to the Lord, for He is our God. Give thanks to the Lord, all our days. Give thanks. 5, 4, 3, 2. Maraming salamat kay Father Dindo Purto, no? Ang atin pong paring tagapagdiwang para po sa araw na ito. At ngayon naman po, itutuloy tayo sa ating munting pabaon, ang atin pong katekismo para po sa linggong ito. At tinutuloy-tuloy po natin yung utay-utay na pagpapayaman ng atin pong kaalaman mula po sa Laudato Si ni Pope Francis, ang kanya pong papal letter tungkol po sa care of the earth, our common home. At nandito na po tayo sa paragraph 17, simula po ng chapter 1 ng atin pong Laudato Si nito. At dito, sabi ni Pope Francis, ang anumang pag-aaral, ang anumang refleksyon tungkol sa atin pong common home should start, kanya, with an honest to goodness fresh analysis ng sitwasyon.
O, ano ba ang pagkakilala natin sa nagaganap sa mundo ngayon? Of course, meron pong iisa-isahin na mga bagay ang Pope Francis na nangyayari sa mundo natin ngayon, lalong-lalo na po sa area po ng ecology at kalikasan. Pero sabi niya, on the whole, it seems na ang buhay ng tao at ang buhay ng mundo kanya ay atin pong dinadala sa isang proseso na kung tawagin po ni Pope Francis is rapidification. Ayan, nag-imbento na naman ng salita ito si Pope Francis. No? Unang-una ay, ano ba yung mga salita niya? Periphery. The Church of the Inclusion, not Exclusion. O ngayon naman, sabi niya, ang buhay ng tao, ang buhay ng planeta is going through the crisis of rapidification. Ayan. Rapidification. Ayan, ho? So sabi niya, masyado nating pinapabilis ang buhay. Oh, pinapabilis natin. The speed of human action, kanya, eh talagang napaka-remarkable. Pero kung gaano natin pinapabilis ang aksyon ng tao, ang buhay ng tao, ang komunikasyon ng tao, we make it rapid, rapido, sabi nga nila sa Espanyol, eh, ang nature naman is naturally slow. Ha? Ganda, no? Oh, di ba totoo yun? Oh, hindi mo naman pwede mapapabilis eh. Pwede bang pabilisin yung halimbawa ay pagdaan ng bagyo? Hindi. Kung ano yung pacing niya, yun. Di ba? Pwede bang paikliin yung summer? Kasi mainit. Pabilisin natin yung pagdating ng ulan. Hindi rin eh. O yun na lang bulaklak eh, no? Makikita mo na kaganyan, hindi mo na pwedeng pabukahin agad. Kailangan. Hayaan mong ito'y dahan-dahan bumuka. Di ba? Ang buhay ng tao. O, kailangan talagang siyam na buwan yan. O, hindi pwede pong pabilisin yan. Ano eh, 45 days chicken, ganun. Oh, tapos lalabas na yung tao. Hindi po. At ang ganda po, no, sabi ni Pope Francis, siguro doon nagsisimula kanyang problema ng mundo. Pinapabilis natin ang buhay natin, gusto natin pabilisin lahat ng bagay, pero ang mundo, ang pacing ng mundo, dahan-dahan. Oh? Kaya, kung na-damage, halimbawa, na-damage ang hangin dahil sa populasyon, mabilis nating na lalagyan ng kung ano-ano mga pollution ang hangin, pero yung recovery niyan dahan-dahan. Di ba? Oh, yung forest, mabilis mag-cut para marami tayong kahoy. Pero hindi mo pwedeng pabilisin yung pag-usbong ng kahoy na papalit sa iyong mga kinuha. So, yun po ang point ni Pope Francis, no? Na mukhang meron pong problema ang dalawang cycle na ito. The human cycle of activities and the natural cycle, yung biological cycle, kung tawagin po niya. At dahil po diyan kanya, siguro yan ang nagiging dahilan kung bakit hinaharap natin ngayon ang ilang mga suliranin at issue ng buhay. Halimbawa, pollution kanya. Yung pollution, no? So, na nagiging cause ng maraming namamatay, nagkakasakit sa mga may hirap, premature deaths, no? So, yung high level kanya ng smoke sa mga fuel na ginagamit po natin sa pagkain at gayon din sa enerhiya, no? Oh, so halimbawa, sa mga fast food kung minsan, hindi na nagpapalit ng langis yan eh. Pag prito lang ng prito, mayroon na lang ina-magic doon para mag-clear agad yung ano, no? Yung langis. No? Akala mo, bago yung ginagamit na langis pamprito, yung pala may linagay na additive. Yan, para luminaw uli, magamit uli, no? So, yun po ang isang bagay na sabi po ni Pope Francis ay isang malaking dahilan
ng pollution, no? Yung acidification, pagkakaroon ng asido ng tubig, ng lupa, dahil sa sobrang gamit natin ng fertilizers, insecticides, pesticidio, iba't ibang mga agro-products na toxic. Hindi lang po sa tao, toxic pati po sa lupa. Nagkakaroon ng imbalance, nagkakaroon ng residue yung lupa. No, kahit na, alimbawa, ihinto mo na yung paggamit mo ng fertilizer ngayon, it will take years. Kasi, di ba, sabi natin, mabilis ang trabaho ng tao, pero slow ang pacing ng kalikasan. May cycle ang kalikasan. Oh, hindi mo pwedeng bilisan. Kaya yung recovery ng lupa mula po sa mga ginagamit nating mga chemical wastes, no, at mga iba't ibang mga additives, it will take years. In the meantime, nandun yung naiipon na tonelada ng mga non-biodegradable wastes. Yan. Radioactive, toxic waste. Yan. No? So, pinipilit man natin mag-recycle, hindi po ganun kabilis ang atin pong pagtuklas din ng recycling. So, ito yung sinasabi po ni Pope Francis na throwaway culture. Mabilis tayo magtapon. Tapon tayo ng tapon, no? Hindi nagagamit, tapon. Hindi tayo marunong maghugas, ibalik uli, pwede pa namang gamitin. Yung ganong mga bagay, no? So, yung natural ecosystem po natin, yung mga plants, yon, makikita po natin na ang mga plants ay talagang magandang pagkain. Halimbawa, so ito naman ay kinakain din natin, pero yung nga, medyo mabagal ang pagdami. Halimbawa, yung rice, di ba? Kaya kailangan yung mga rice natin ngayon, mga genetically, genetically generated na, minodify na, mutants yung mga rice natin ngayon. Kaya ang bibilis dumami, ang bibilis lumabas yung mga rice natin. Pero ano naman ang effect niyan sa health ng tao? So, yun po ang point ni Pope Francis. Siguro kanya, ang unang problema ng ecology ay paano natin aayusin na yung circular model ng mundo, yung mga cycle, no? Oxygen cycle, water cycle, carbon cycle ng mundo. Yung mga circular model ng mundo, kung paano pinapaikot ng mundo ng maayos ang kanyang sarili, paanong ito naman ay i-consider po natin sa paggamit ng mga non-renewable resources. Yan. Paano natin pwedeng i-moderate ang atin pong consumption at tignan yung posibilidad din ng reuse at recycling. No? Ganda, no? So, medyo technical po itong Laudato Si Neto, pero ito ay isang pagbubukas ng atin pong awareness, no? Ang ating kamalayan na bilang steward of creation, tayo'y ginawa ng Diyos hindi lang upang gamitin, kung hindi pangasiwaan ang mundong ito. Hindi lang para po sa atin, hindi lang po sa susunod na henerasyon, kung hindi sa ngalan po ng Diyos na ipinagkakatiwala ang napakagandang ginawa niyang ito para po sa ating lahat. Sa ngalan po ng atin pong Sambuhay TV Apostolate, kayo po naman ay ating inaanyayahan na maging Kasambuhay Pauline Cooperator. Una, by your love offerings. Kaya nasa screen po natin ang ating iba't ibang mga bank accounts na pwedeng gamitin para po sa sharing of blessings. Yan. And then, pangalawa, you can be a Sambuhay Pauline Cooperator
sa pagpopromote po nitong ating pong apostolado, pakilala po nyo itong ating mga YouTube account, Facebook account, yung ating mga cable channels na gamit po ng TV Maria. Pamudmud po nyo yan sa inyong mga kakilala sa abroad para lumaganap pa ho ang ating pong misyon. And then of course, meron po tayong dedicated cell number para po sa inyong mga short texts at mass intentions. So, sa ngalan po ng atin pong buong Sambuhay TV production, kasama po si Father Resty de la Peña, si Cleric Edward Dantes, at si Cleric Kib Dimatatak, yan, si, doing all for the Gospels, iniiwan po namin sa inyo ang panalangin ito ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you and Jesus my God, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. For Christ is our Lord, our Savior.